mahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po ay atin ang ipinagdiriwang bilang anticipated para po sa dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kalitasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong pinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama. Salamat na sa libutan.
niya. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklob sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilingap mo ang iyong abang-alipin at bukod mong pinagpala upang maging inang tunay ng iyong anak na sumilang at nag-akyat ngayon sa langit sa Kanya. Bilang tugon sa Kanyang pagdalangin, kaming mga tinubos ay marapatin mong itampok sa langit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, tinipon ni David sa Jerusalem ang buong Israel upang dalhin ang kabanang tipan sa lugar na inilaan para dito. Tinipon din niya ang mga saserdote at ang mga levita. Pinasan ito ng mga levita sa pamamagitan ng mga pingga ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Iniutos din ni David sa mga pinunong levita na pumili ng mga kasamang marunong umawit at tumugtog ng kudyapi, alpa at pompia. Pinasok nila ang kabanang tipan sa toldang inihanda ni David. Naghandog sila ng mga haing susunugin at handog pangkapayapaan sa harapan ng Diyos. Matapos ang paghahandog, binasbasan ni David ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, bumangon ka, Diyos na banal, sa tronong kabanang tipan. Bumangon ka, Diyos na banal, sa tronong kabanang tipan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kabanang tipan, sa bukid ng Haar, naming masusumpungan, ang aming sinabi, ang templo ng poon ay puntahan natin, sa harap ng trono, siya ay sambahin. Bumangon ka, Diyos na banal, sa tronong kabanang tipan. Ang mga saserdote, bayaang maghayag ng iyong pagliligtas, ang mga hinirang, sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangako ikaw, Panginoon namin, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Bumangon ka, Diyos na banal, sa tronong kabanang tipan. Pinili ng poon na maging tahanan ang lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira pang habang panahon, ang paghahari ko'y magmumula roon. Bumangon ka, Diyos na banal, sa tronong kabanang tipan. Pagbasa mula sa unang aklat o sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok,
at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasa saad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo. Alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo inyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Hindi higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsuupo. Ngayon nga po ay ating pinagdiriwang na gamat bukas ang talagang nakatakdang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria. Ang tawag ho natin sa misang ito'y anticipated para po sa dakilang kapistahang iyon. Noon hong early 1900s, ay meron hong isang malaking aksidente doon sa parting Europa kung saan ang involved ay dalawang tren. Nagbanggaan po yung dalawang tren, patay pareho yung driver at gayon din po maraming pasahero ang nasawi. Kaya nga ho nagkaroon ng isang malawakang investigasyon. At noon hong una-una, hindi pa noon masyadong high-tech, wala pang mga CCTV, wala pa rin ho yung mga stoplight na yan. Kaya ang isa ho sa kanilang inimbestigahan ay ang tawag ho nila ay light man. Yun hong taga-ilaw para sabihin kung merong paparating na tren o merong magsasalubong na tren. Kaya nga ho, inimbestigahan nila, ininterrogate nila, at pinakatanong-tanong nila yun hong light man. At sabi ho nila, tinatanong, "Ikaw ba'y naroon ng mga sandaling ito?" Sabi, "Nandun po ako." "Nasan ka?" "Nandun po sa poste ko." At wala silang iba nang maitanong sapagkat marami ang nakapagsabing naroon siya ng mga sandaling iyon. At natapos so ang imbestigasyon, wala silang makita na may dahilan kung bakit nagbanggaan ang dalawang tren. Ngayon po, matapos yung kaso, lumapit ho yung abogado doon sa light man. At ang tanong ho ng abogado, "Meron kang hindi sinasabi sa akin. Ano ba talaga ang totoong nangyari? Naroon ka ba talaga nung nagbanggaan yung tren?" Sabi ho nung light man,
Opo, naroon po ako. Nakapwesto po ako doon. Kitang-kita ko po ang pangyayari. E anong totoong nangyari? Sa dami po ng tanong ng mga abogado sa akin, ni isa po sa kanila, walang nagtanong kung may sindi yung dalakong ilawan. Ang totoo po, nandun ako, pero walang sindi para warning dun sa paparating na trend. Mga minamahal na mga kapatid, bakit ko po nabanggit ito sa inyo? Sapagkat sa ating mabuting balita, napakinggan natin kung saan sinasabi, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Mga minamahal, sa ating buhay, hindi sapat na tayo'y nakikinig lamang. Dapat ito rin ay ating isina sa buhay. Napakarami hong mga Katoliko ang sinasabi nating church goers o mga palaging sumisimba pero nakakalimutang isa buhay ang kanilang napapakinggan. At meron pa nga mas mahirap ay yung mga nabinyagang Katoliko-Kristiyano pero hindi naman nakikinig ng salita ng Diyos. Lalo tigit, hindi isinasabuhay ito para ho tayong yung light man. Meron siyang dapat gawin pero hindi niya ginawa. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong kapistahan ng Mahal na Birheng Maria, isang magandang halimbawa sa atin ang Mahal na Birhen. Hindi lang niya basta dinala sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang niya basta sinunod ang utos ng Diyos. Isinabuhay din niya ang mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Sana po sa ating banal na misa, ipanalangin natin sa Diyos. Panginoon, sana ho hindi lang kami basta makinig kung hindi maisabuhay din namin ang iyong salita. At ipanalangin din natin ang mga kapatid nating nakikinig lang pero hindi naman nagsasabuhay. Sana po bilang mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, higit tayong mapalad sapagkat tayo'y nakikinig at nagsasabuhay ng kanyang salita. Amen. Tayo po ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at tuhong sa nangubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsiupo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat ng mamahal sa iyo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ngayong pag-aakyat sa langit sa mahal na ina ng Diyos, tanggapin mo ang ipinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaliyan, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa tinayay at palakan, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mong kami tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin, si tayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin. Nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Apang Maria, mahal naming ina, ang landas tungo kay Jesus. Buong tiwala kanyang
maganap na ang iyong salita. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong hapag, ay nagmamakaawang palayain mo sa lahat ng bitag ng kasamaan. Pakundangan sa aming pagdiriwang ng pag-aakyat sa Ina ng Diyos sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghim Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, din po sa lahat, nagamit ang ating main art entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, panatilihin natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin sa Clego, clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating mga simbahan. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, so August 22 ay pansamantala po munang walang misa sa ikadalawa ng hapon bilang daan sa Sultari event na gaganapin dito sa pambansang Dambana. Ikapito, bilang paghahanda sa kapistahan ng Santo Padre Pio sa ikasampu ng Setyembre ay isasagawa ang Operation Cease o Bukol at Cleft Lip o Bingot sa pambansang Dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, merong patient screening sa August 19, 26 at September 2, Sabado, from 9 a.m. to 3 p.m. Makipag-ugnayan po lamang kayo sa opisina para sa mga interesado. Ipinapaalam din po sa lahat na ngayong August 14, 2023, wala po tayong banal na oras sa gabi sapagkat magkakaroon po ng general cleaning ang pambansang Dambana. Maraming salamat po. Mangyaring panatilihin po natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat
para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Ama, Diyong Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay masusuma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpalanan ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.